4 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ano mang oras ngayong gabi? Posibleng mapalaya na raw si Cesc Drilon at ang cameraman niyang si Jimmy Encarnacion. Ang nagsabi po niya na yabismong hepe ng pambansang pulisya na si Director General Avelino o Avelino Rason Jr. Para sa detalye, nakatutok po si Marisol Abdurrahman live mula sa lungsod ng Zamboanga. Marisol! Mel, Mike, bising-bising nga ngayon ang mga matataas na opisyal ng PNP at AFP dito sa Zamboanga City sa mga sandaling ito. Ayon mismo kay PNP Chief Avelino Rason Jr., naniniwala siyang palalayain ang grupo ni Cesc Drilon anumang oras simula ngayon. Ayon kay Rason, inihahanda na nilang seguridad sa pagpapalayak kina Cesc Drilon at sa cameraman itong si Jimmy Encarnacion. Kapag na-turn over na raw ng mga kidnappers si Drilon, agad daw bibigyan ng medical attention ang mga ito. Malamang daw na isa sa ilalim agad sa debriefing dito sa Zamboanga City. Positive attitude dito na ma-resolve dito ng manunumbalik sina Cesc Drilon safely sa ating coach. Sir, pag na-release sila po din today, sir, will they be brought to Manila same day, sir? Sa dagliang panahon, possible kung pwedeng ma-reunite na sa family para hindi na mahirapan yung pamilya na nag-anguish dito sa kanilang pagiging detained. Sa mga oras na ito, hindi pa rin matiyak kung masabi ng PNP at AFP kung kaagad ngang ililipad si Encarnacion at si Drilon papuntang Maynila o ipagpapabukas na ito kung sakaling ang mapapalaya sila ngayong gabi. Mike? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman, nakatutok live mula sa Zamboanga. Samantala, mga kapuso, hanggang alas 12 lang ng tanghali kanina ang ultimatum ng mga kidnapper para makuha nila ang 15 milyong pisong ransom. Habang papalapit ang oras ng ultimatum, mahigpit na nagbantay ang mga negosyador, pati na yung mga nagtataga-media na nasa Sulu. Nakatutok po doon live sa Sulu si June Veneracion. June, kamusta dyan? Mike, binigyan ng indefinite extension ng mga kidnapper ng grupo nga nila Cesc Drilon ang isinasagawang hostage negotiation. Ito yung makaraang magbaba kahapon ng mga ito ng ultimatum. Pagsikat pa lang ng araw, ramdam na ang kaba. Isang mataintim na dasal ang pinangunahan ng ABS-CBN kasama ang iba pang media dito sa Sulu para sa kaligtasan ni Cesc Drilon, cameraman Jimmy Encarnacion at Professor Octavio Dinampo. Sa opisina ng negosyador na si Indanan Mayor Alvarez Isnadji, nagpunta lahat ng media. Panay ang silip sarilo ng bawat isa. Nag-aabang sa pagpatak ng alas 12 ng tanghali. Ang itinakdang deadline para ibigay sa mga kidnapper ang inaasahan nilang 15 million pesos na ransom. Muling umeri sa radyo dito sa Hulo ang isa pang recorded message ng mga mahal sa buhay ni Drilon at Encarnacion. Maawa na po kayo sa kanila. Nagawa lang po nila ang trabaho nila. May mga nanay din po kayo at ayaw nyo rin mangyari sa inyo yan. Kaya nakikiusap po kami sa inyo. Pakawalan nyo na sila. Pakawalan nyo na yung mother ko. Bago sumapit ang deadline, humarap sa amin si June Isnadji, anak ni Mayor Isnadji, at isa sa mga negosyador para ihatid ang magandang balita. Si Mayor Isnadji ang pinili ng mga kidnapper na kausap nila sa negosasyon. Although they did not give exact timetable for that ultimatum now, but they are going to extend. Payag sila. Payag sila to extend the ultimatum. Anim na beses daw nakausap ni June Isnadji ang mga kidnapper sa telepono ngayong araw. Nakausap din daw niya si Cesc Drilon na umiiyak at umaasang makakauwi sa lalong madaling panahon. Nagalit daw ang mga kidnapper dahil hindi naibigay ang inasahan nilang 15 milyong piso. Nanumbalik tuloy kay June Isnadji ang banta kahapon ng mga kidnapper. Yesterday morning they told us that if we cannot deliver the ransom money by 2 o'clock this afternoon, if we do not have any agreement by 12 o'clock, and then by 2 o'clock, puputulan nila ng ulo. Yung mga hostages. Pero kumalma rin at naging bukas ang isipan ng mga kidnapper sa iba pang alternatibong paraan gaya ng livelihood project para matapos na ang hostage crisis. Kaya sa ngayon, walang deadline na ibinaba pa ang mga kidnapper. We told them that we can give other things like livelihood projects, things like that, or any infrastructure development or any other demand besides money.
but because the government will never give them money. Mike, sabi rin ng ilang source ng GMA News ay posible ngang may magandang development na may mangyayari ngayong gabi ukol nga sa negosasyon para kina Sestrilon. Kung ano yan, siyang aabangan namin dito, Mike. Adjo, nakarating na siguro dyan din yung balita, yung mismong si Director General Rason ng PNP ang nagsabi na may posibilidad na oras na lang ang binibilang bago mapalaya ang grupo ni Nases. Basically, Mike, ang information na nakukuha natin dito, may magandang development na mangyayari ngayong gabi. Kung ano man yan, kung nagkaroon man ng ibang twist yung negotiation, o kung magkakaroon man ng actual release ngayong gabi, ay siyang aalamin natin ngayong gabi nito, Mike. Meron bang mga nangyayari dyan, mga paggalaw na hindi pangkaraniwan sa mga sandaling ito na parang hudyat na meron ngang mangyayari ngayong gabi o wala pa naman, June, sa puntong ito? May mga indicators kami nakikita, Mike, lalo na kanina yung maghahapon na ay may dumating dito. Pero then again, abangan na lang po natin kung anong mangyayari, kung actual may visual confirmation na talaga tayo kung anong yung magandang development na yon ngayong gabi nito, Mike. Maraming salamat, June Veneracion, na magpapatuloy pong tumutok ng live mula sa Holosulu.